tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Oh, Marga. Lalaki na naman ang anak natin. Tingnan mo yung ilong, ha? Bibig. Mara sa akin talaga. Sira na naman ang figure ko nito, eh. Ano ka ba? Biyaya sa atin ang pungmay kapal yan. Bago natin, baby. Hello, baby. Welcome to the world. Sino mag-aalaga nito? Maliit pa yung sinundan niya. Huwag mo mulang alalahanin yan. Bagong pangalan ka, kaya iwasan mo mulang may stress o magalit. Paano hindi ako mai-stress? Nadagdagan na naman ang pagkakagastusan. Margo, ano ka pa? Sarili mo lang eh. Sinasabihin mo lang ganyan? Totoo naman ah. Magkano lang naman ang sinasahod mo? Kulang pa nga sa amin ang dalawa ng anak mo. Ito ang iba't-ibang dahon para sa'yo at para sa bagong panganak mong anak. Isa pa ang matandang ito. Oo. Inang, magandang umaga ho. Ang aga-aga ninyong nangapit bahay, ha? Ay, siyempre. Para dito sa bago kong apo. Dinalan ko ang mag-ina mo ng iba't-ibang dahon. Pampaligo nilang dalawa. Ano bang mga yan, inay? Ang dami-daming dahon. Aanhin namin ang mga dahon na yan. Eh, para nga sa inyong dalawa ng apo ko. Pampaligo ninyo. Eh, lalong-lalo ka na para hindi ka mabinat. At para na rin sa apo ko para sa kanyang unang paligo. Ano pang ginagawa mo? Napaliguan mo na ba yung bagong panganak mong anak? Eh, tulungan mo nga yung asawa mong bumangon para makapanligo na rin siya habang pinapatulog ko tong baby niyo. Eh, mamaya para ko siya maliligo na eh. Ano? Mamaya pa? Eh, ngayon nga ang tamang oras eh para maligo siya. Eh, magandang maligo sa umaga. Hayaan niyo na lang siya na eh, tutal. Katawan naman niya yan eh. Eh, hindi pwedeng hayaan mo na lang sa gusto niya. Eh, bagong panganak lamang siya. Eh, anong magagawa natin, nay? Ayaw niya yung maligo kayo ni. Eh, iwan ko sa iyo. Tinuturoan po kayo ng tamang paraan para hindi kayo magkasakit eh. Tigas ng ulo niyo. Pag nagkasakit ang mga yan, nako, huwag kayong lalapit-lapit sa akin. Wala lang, inay. Natutulog na yung baby. Bumangon ka na dyan para makapaligo ka na. Nakahanda na ba ang banyo? Oo, kanina pa. Teka, tutulong na kitang bumangon dyan. Sige. Alalayan mo ako at medyo nararamdaman ko pa ang hapli. Teka, sandali. Ayan. Dahan-dahan, ha. Bakit ganito ang loob ng banyo? Bakit makalat? Kala ko ba, inihanda mo ng banyo? Nakahanda na nga, ayan o. Pati upuan mo, inihanda ko na para hindi ka na mahirapan sa pagtayo. Ayan o. Eh kung nakahanda na, bakit nandyan pa rin ang batya na puno ng tubig at may mga dahon pa rin? Yan ang hinanda ko na pampaligo mo. Maligam-gam na tubig yan. May dahon. Ano? Talaga palang sinunod mo ang gusto ng nanay mo. Ano naman kung sinunod kong sinabi ni inay? Para din sa'yo naman yan eh. Ang gusto nung gawin, tsaka yan talagang pinapaligo ng bagong panganak. Para sa akin? O
para sa kanya. Ano ka ba naman? Para sa'yo, siyempre yan. Ikaw nga itong inaalala niya para walang masamang mangyari sa'yo. Para sa akin daw, ang sabihin mo, masyado siyang pakialamera. Ang gusto lagi ang nasusunod. Ano ka ba naman, Margo, sweetheart? Pati ba naman yan eh? Magandang pinapakita ng inay eh. Binibigyan mo ng masamang kahulugan. Tama ba naman ang ginagawa ng nanay mo? Pinapakialaman pati pampaligo ko. E papaano kung nagalis ako dahil sa mga down-down na yan? Sinong mangangat eh? Siya ba? Eh, ako naman ang kakatihin eh. Anong galis-galis na sinasabi mo dyan? Yan na nga yung dahon-dahon na pampaligo ng bagong panganak. Ano ka ba? Hindi ako maliligo kung yan ang pampaligo ko. Oh, saan ka ba galing at ang tagal mo? Eh, hindi mo ba pinabigan yung kay kuya yung hiniram yung pera? Eh, bakit ang tagal mo? Imbis na na nakakain na kami ng itay mo eh, nintay ka pa namin. Bakit niyo pa ako nintay? Eh, inihanda ko naman ang lamesa bago ko umalis. Ayaw nga ng itay mo na kumain na hindi tayo sabay-sabay. Eh, bakit ka nga ba natagalan? Eh, bibigay mo lang naman yung pera sa kuya mo. Eh, nagtatalo pa kasi sila nang dumating ako eh. Ayoko nung basta na lamang papasok sa eksena habang nag-aaway sila. Kaya, nilaro-laro ko muna yung mga pamangkin ko. Siya, sige. Oh, ang itay mo, tawagin mo na nang makakain na tayo. Ang itay? Eh, nasa lubong ko nga ho siya sa pintuan ng bahay na natin kanina ni na kuya eh. Ha? Ano naman ang ginagawa ng itay mo doon? Ewan ko. Kasama nga ho niya ang kumadrona na nagpaanak kay Ate Margo eh. Ano? Ano ba naman kayo, itay? Dinala dito si Tita Arceline nang hindi naman sinasabi sa amin ng asawa ko. Eh, paano ko pa nga masasabi sa inyo? Nasalubong ko na nga lang si Arceline sa daan eh. Kaya ko siya niyaya dito sa inyo. Eh, may pupuntan pa raw. Kaya nang mapadaan kami dito sa bahay nyo, eh, niyaya ko na siya. Eh, niyaya nyo nang hindi man lang nyo pinapaalam sa amin na mag-asawa. Kung gusto namin o hindi. Eh, ano naman ang aayawan ninyo? Eh, para naman sa asawa mo ang mga sinabi ni Arceline. Eh, alam po, pero nakita naman ninyo at tsura ni Margo, no? Nang dumating kayo, hindi nakabihis. Ay, ano naman kung hindi nakabihis? Eh, ano pa nga ba ang aasahan namin ni Arceline na kasuotan ng asawa mo? Eh, nasa bahay nga lang kami. At isa pa, para hindi na kayo maabala pang puntahan siya sa center o sa bahay niya. Kaya dinala ko na siya dito sa bahay niyo. Kaso nga ho, itay, ayaw ni Margo eh. Ang haharap sa tao nang hindi man lang nakabihis na maganda. Ay, nako, yung asawa mo talaga. Eh, tigil-tigilan na nga niya ang kaartiyahan niya. At tatlo na ang apo niyo. Kasama ng itay mo ang kumadrona ng hipag mo? Hindi ko alam. Nasalubong ko nga ho sila sa pinto ng bahay ni na kuya eh. Oh, andyan na pala ang itay eh. Oh, si Ando, nandyan ka na pala. Saan ka pa ba pumunta eh? Ikaw itong nagsabi sa akin, nakakain na tayo. Nakita ko kasing dumaan yung kumadron ng manugang mo. Kaya ko niyay sa bahay ng anak mo. Et bakit mo siya niyaya sa bahay ng anak mo eh, hindi mo naman bahay yun.
Eh, para nga masabihan niya yung manugang mo kung ano ang dapat niyang gawin at kapapanganak pa. Eh, ang manugang mo pa lang sa Jay. Di sana ay umuwi ka na nang nakakain na tayo. Eh, dyan lang naman ang bahay nila eh. Iniwanan mo na sana doon. At nang hindi na masyadong lumamigtong pagkain. Eh, paano naman kasi itong anak mo kinausap ako kaya hindi ako kaagad nakabalik dito sa bahay. At anong sabi ng anak mo? Ay, nako. Ang anak mong yon, sa halip na magpasalamat sa ginawa ko, eh nagreklamo pa. Bakit nagreklamo ang anak mo? Eh, bakit ko raw niyaya ang kumandro na dun sa bahay nila nang hindi pinapaalam sa kanila? Ha? Nakaisyo hindi raw nakapagbihis ang manugag mo, kaya dapat daw ang sinasabi mo na sa kanila kung isasama kang tao doon. Ay, siya nga naman ho, itay. Bakit kayo nagdala ng tao doon nang hindi ninyo sinasabi sa kanila? Ay, syempre, nagulat sila kung bakit bigla na lamang may ibang tao na darating sa bahay nila nang hindi nila nalalaman. Eh, ano naman? Para naman sa hipag mong ginawa ko, ah. Ay, nako. Ay, talagang mga kabataan kayo, ayaw na ninyong kilalanin pa ang kaalaman naming matatanda sa inyo. Ano? Pinahiram mo ang pera ng anak mo? Eh, nagipit dahil nga sa panganganak ng manugag mo. Eh, siya naman kasi matigas ang ulo niya. Ayaw makinig sa inumungkahi ko sa kanya. Eh, kung sinunod niya sana ang mga sinasabi ko, eh, hindi siya magigipit. Eh, ano ba kasi ang sinasabi mo sa kanya? Ang sabi ko, ayusin niya yung pwestong nabakante natin na nasa gilid ng kalsada. At maglagay ng paninda niya. Eh, kung maglalagay ng pwesto, eh, sino naman ang tatao, Ber? Alam mong may trabaho yung anak mo, eh. Ay, sino pa? Di si Margo. Eh, lalo na ngayon, tatlo na ang anak nila. Mas lalaki pa ang gastusin nila kaysa sa dati dahil mahal ang gata sa diaper. Ikaw lang ang tanging mahal. Oh, anak, naririto ka. Wala ka bang pasok sa trabaho mo? Eh, nay, Sabado ngayon. Wala akong pasok. Eh, ano naman po ba yung dala ninyo? Eh, nabanggit kasi ng kapatid mo na inuubo yung panganay mo. Kaya dinalahan ko siya nitong dahon ng oregano. Po? Oh? Eh, anong gagawin niyo sa dahon ng oregano na yan? Eh, mabisa to, anak, para sa ubo ng anak mo. Eh, kaya magpakulo ka ng tubig. At pag kumulo na, maglagay ka ng isang tasa. At ilagay mo ang dahon ng oregano ito para mawala ang ubo. At kailan pa kayo naging albularyo, Nay? Ay, hindi naman kailangan maging albularyo ako eh. Dahil maging ang mga doktor ay alam ang tungkol dito. Sige na. Ay, kumilos ka na. Naku, Nay. Hindi na uso yung mga ganyan ngayon. Eh, anong gusto mo? Eh, tuluyang magkasakit yung bata. At pag nagkasakit, saan kayo kukuha ng pera pang pa-ospital? Sa amin na naman ang itay mo. Eh, dapat ga sa panhong ito eh, maging practical kayo eh. Hindi mo ba alam na sa mga halaman din nang gagaling mga tabletas at iba pang mga gamot? Hindi naman. Panahon pa yata nilimaw yung gusto ninyong ipagawa sa amin eh. Nasa modernong panahon lang tayo ngayon. Ngayon, kung nasa modernong panahon na tayo, ibig bang sabihin eh, nagbago na rin ang pinanggagalingan ng mga gamot? Hindi naman, kaya lang uwi na eh. Ay, Marlon,
Mas epektibo pa ang mga halamang gamot kaysa dyan sa mga tabletas na yan. Walang side effects pa. Isa pa, bakit hindi kayo magsimulang mag-ipona? Abay, paano na lang ang kinabukasan ng mga apo ko kung ganyang kakarampod lamang ang sahod mo? Una-una, itatrabaho naman ng tao eh kung anong sinasabi. Nagre-reklamo ka ba? Ay, ang mabuti pa, magpakulo ka na ng tubig at nang mailagay mo na yung dahon ng oregano sa tasa ng tubig. Palamigin mo ng konti at yun ang ipainom mo sa bata. Oo na. Eh, dami-dami mong arte. Wala ka namang pera. Napapa-ospital ng anak mo. Tatlo na nga sila eh kung nagkasakit. Kanino ka lalapit? De sa amin din ng tatay mo. Margo, kunin mo na to, oh. Maganda to. Pag suot-suot mo to, hindi ka basta-basta mamatahin ng mga kakilala at mga kaibigan mo. Ang ganda-ganda nga eh. Pero bakit ang mahal-mahal naman? Eh syempre, branded na bagyan eh. Huwag kang mag-alala. Bibigay ko sa'yo ng installment. Nasa halip na 2 gibs lang, ibibigay ko sa'yo ng 4 gibs. Pero huwag ka nang maiingay ha. Talaga? 3 gibs to? Oo, 3 gibs yan. Kaya 3 beses ka lang magbabayad sa loob ng isang buwan. O ano, kukunin mo. Kahit na mahal yun, sulit naman eh. Hindi ka lalait-laitin ng mga kaibigan mo kapag nakita nila ang mga gamit mo ay branded at mamahalin. Oo, alam ko. Sige, kukunin ko to. Pero huwag mong sasabihin sa asawa ko ha. Oo, walang problema yun, Margo. Akin na, bago makita ng biyanan kong pakialamera. Eh, kumusta na ang trabaho mo, anak? Gabing-gabi ka na naman dumating ah. Eh, nagpupandam ho kasi na eh. Alam nyo naman, lumalaki na yung gastusin dito sa bahay kaya kailangan. Eh, kung sinunod mo na kasi ang sinasabi ng itay mo sa'yo eh, hindi ka na mag-overtime. Ikikita ka pa ng malaki. Kaya nyo na eh, pag-usapan namin mag-asawa yan. Eh, matagal mo nang sinasabi sa akin yan. Hindi ka pa rin nakakapag-desisyon. Eh, naiintindihan mo kayo, ina. Pero, intindihin mo na rin ang kailangan na mapag-usapan namin ito ng asawa ko. O hindi, baka maging dahil pa nagpag-aaway namin dalawa. Eh, para naman sa pamilya mo ang iminumungkahin namin ng Itaybo. Oo nga ho, ina. Pero kailangan mag-usap kaming magdalawa para makapag-desisyon kami. Bakit hindi ikaw mag-desisyon? Ikaw ang lalaki. Ako nga ho ang lalaki, ina. Pero kailangan pag-usapan namin mag-asawa ito. Paano kung ayaw niya, hindi siya pumayag? Oh, paano nga ba kung ayaw ng asawa mo? Ayaw mo na rin ba? Ganon. Abay, para na rin sa inyong dalawa at sa mga apo ko ang iniisip namin ng Itaybo. Hindi na para sa amin to dahil matatanda na kami. Sige na, huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko niya, pag-uusapan namin mag-asawa ito. Nay, nako. Dalyan ninyong pag-usapan yan at lumalaki na ang mga anak ninyo. Mag-aaral pa ang mga yan sa kolehiyo. Mas lalo kayong mahirapan kung wala kayong ibang mapagkukunan ng ikabubuhay. Margo, wala pa ba ang asawa mo? Wala pa po, inay. Eh, kumain na ba yung mga apo ko? Hindi pa po. Ito na naman kami.
sermon na naman ang ginagawa ng matandang to. Eh, kinakausap kita, Margo. At bakit na naman? Hindi ka na naman ba nakapagsaeg? Hindi pa nga ho eh. Eh na naman? Ano ka ba naman, Margo? Anong oras na? Mag-alauna na ng hapon, hindi mo pa pinapakain ang mga anak mo. Eh, masama sa katawan ang nalilipasan ng gutom. Lalo na't mga bata pa yung mga anak mo. Papaano naman kasi, inay? Makukulit ang mga apo nyo. Eh, talagang makukulit ang mga yan. Mga bata ang mga yan eh. Pero ano itong ginagawa mo? Pinapabayaan mo. Eh, dapat pag mga ganyang edad eh, pinapalo na at ipaliwanag mo sa kanila kung bakit mo sila pinapalo para matuto sila. Hindi yung pinapabayaan mo na inay, lang. Inay, tatlo na sila. Hindi ko nga maharap magsuklay eh. Eh, ano ngayon kung tatlo na sila? Ibig bang sabihin eh, hindi mo na sila tuturuan dahil tatlo na sila? Eh, bakit kayo kasi nakikialam? Hindi naman kayo ang nasa katayuan ko ah. Margo! Saan hahantong ang pag-uusap ng magbiyanan? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tayo